you. Magandang araw kapamilya, ngayon ka-22 araw ng Mayo. Nagbabaga mga balita, pumuputok ang mga storya. Mga impormasyong mahalaga, no more, no less. Hatid ng TV Patrol Express! Sa atin pong top story, nagsalita na si dating AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos kaugnay ng umano'y New Model Agreement para tugunan ang sitwasyon sa Ayungin Shoal na unang ibinulgar ng Chinese Embassy sa Manila. Sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense ngayong Miyerkules, kinumpirma ni Carlos na nakipag-usap siya sa isang opisyal ng embahada ng China na kinilala niyang si Senior Colonel Lee. Pero mariin niyang itinanggi na may pinasok siyang kasunduan kung saan makokompromiso ang interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Anya, hindi rin siya pumayag na ma-record ang kanilang pag-uusap na tumagal ng 3 hanggang 5 minuto at naganap noong January. Sabi ni Carlos, tumawag sa kanyang opisyal noong bagong taon at inakala niya magpapaabot lang ito ng pagbate. Ayon kay Carlos, kabilang sa mga pinag-usapan nila mga paraan para mabawasan ang tensyon, partikular sa pagsasagawa ng Pilipinas ng rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal. We did not discuss the new model. We did not discuss the term common understanding. New model were not part of our conversation. The act of the Chinese embassy to record the conversation without my consent, much more to divulge it to the public with malicious twists and manipulation in order to appear that our discussion supported the corrosive narrative of PRC. Samantala, ipinahayag ng AFP na isinailalim na si Carlos sa guidance o pagpapatnubay ng tanggapan ng AFP Chief of Staff sa Camp Aguinaldo. Pero hindi pa nila kailangan sa ngayon na imbestigahan si Carlos, lalo't may isinasagawa pang pagdinig sa Senado. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Department of Education ang pagbubukas ng klase sa buong bansa sa July 29. Para po yan sa school year 2024 to 2025. Ayon sa Malacanang, napagkasunduan ito sa sectoral meeting ng Pangulo at ni DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. Ito'y bilang bahagi ng dahan-dahang pagbalik ng pasok sa eskwela sa dating school calendar. Dagdag ng Malacanang, magtatapos ang klase sa April 15, 2025. Inilipat ang pagbubukas ng klase sa Agosto noong 2020 dahil sa COVID-19 pandemic kung saan sinuspindi ang face-to-face classes. Pero ngayong ibinalik na ang in-person classes, napipilitan naman ang mga paaralan na magsuspindi ng klase dahil sa matinding init ng panahon, bunga ng El Nino at tagtuyot. Mahigit 10 motorsiklo ang natupok sa sumiklab na sunog sa service center sa Aurora Boulevard, Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Quezon City, nagsimula ang apoy bandang alas 2, Miyerkules ng madaling araw. Tuluyang naapula ang sunog makalipas ang halos 3 oras. Walang naitalang nasugatan o nasawi sa sunog dahil walang tao sa shop nang mangyari ang insidente. Ayon naman sa empleyado ng establishmento, puro mga repossessed na motorsiklo ang nasunog at walang nadamay ng mga brand new units. Inaalam pa ang pinagmula ng sunog at kabuang halaga ng pinsalang dulot nito. Matapos ang 2 taong pagtatago, na aresto na sa Quezon City ang isang lalaking nang molestya umano ng menor de edad sa Camarines Sur. Dirampot ang suspect habang nasa trabaho sa junk shop sa Barangay Commonwealth nitong Lunes ng hapon. Nangyari umano ang pangmumolestya sa Kabusaw, Camarines Sur noong 2022. Number 1 din ang lalaki sa listahan ng most wanted ng Kabusaw Municipal Police Station. Ayon pa sa police, may isa pang warrant of arrest laban sa suspect para naman sa kasong rape na nangyari noong 2022 doon din sa Kabusaw. Nakatakda nang ibiyahe ang suspect pabalik sa Camarines Sur. Sa pool sa CCTV, ang pagnanakaw ng nakaparadang motorsiklo sa tapat ng isang bahay sa Tondo, Maynila. Panoorin po natin ha, kita sa video na nagpabalik-balik ang mga suspect sa pwesto ng motorsiklo sa kanto ng Sandico at Asuncion Street pasado alas 5 ng umaga nitong Lunes. Ilang sandali pa, sumakay na ang isa sa mga kawatan
habang nagsilbing lookout ang kasama nito na umangkas din sa tinangay nilang motorsiklo. Kwento ng may-ari ng motor na si Dennis Zafra, bandang alas 7 na ng umaga, nang madiskubre niyang wala na ang motorsiklong ginagamit niya sa hanap buhay. Umaasa siyang maibabalik pa ito. Nai-report na ng biktima ang insidente sa barangay at sa pulis. Tumaas ang presyo ng luya at ilang gulay sa Pasig Public Market ngayong Miyerkules. Ayon sa mga vendor, magtatatlong linggo nang pataas ang presyo ng mga gulay. Pumalo ng 240 pesos ang isang kilo ng luya na nasa 180 pesos lang noong isang linggo. Sa mga bibili ng bawang, nasa 125 pesos ang kilo nito. 70 pesos kada kilo ang pulang sibuyas, habang 75 pesos naman ang puting sibuyas. Ang kamatis, 53 pesos kada kilo. Sa mga bibili naman ng isda, 150 pesos kada kilo ang malalaking bangus. 180 ang gigi o galunggong, habang 95 pesos kada kilo ang tilapia. Sa mga may extra budget, makabibili ng pusit sa halagang 360 pesos ang kilo. 340 hanggang 480 naman ang kilo ng hipon, depende sa laki. Sa mga bibili ng baboy, 390 ang kilo ng laman, habang nasa 400 to 420 ang liyempo. 300 naman kada kilo ng kasim at nasa 320 pesos ang kilo ng pata at buto-buto. Sayang, Denise, bahala ko pa namang magpakbet at salabat. Balita po sa Ibayong Dagat, sinampahan na ng kaso ang sospek sa pagpatay sa isang Filipino-American na delivery driver sa California, USA. Special circumstance murder na may parusang bitay ang ikinaso sa sospek na kinilalang si Rayan Fontanoza. Base sa mga detalyeng inilabas ng mga prosecutor, magkababata ang akusado at ang biktimang si Expedito Cuesta de Leon. Inabangan umano ni Fontanoza ang truck na minamaneho ni De Leon noong May 16 at pinagbabaril ang biktima ng 14 na beses. Inaalam pa ng mga investigador ang motibo sa krimen. Sa entertainment, humakot ng awards ang mga kapamilya personality at program sa 5th Village People Choice Awards. Tinanghal na News Program of the Year ang TV Patrol, habang News Reporter of the Year si MJ Felipe. Kabilang din sa big winners ang seryeng Can't Buy Me Love bilang TV Series of the Year. Ang cast member na si Vivery, TV Supporting Actress of the Year, habang Breakthrough Star of the Year naman si Maris Sakal. Kinilala sina Donnie Pangilinan and Belle Mariano bilang Love Team of the Year. Panalo rin ang senior high cast na sina Miggy Jimenez at Zaijan Haranilla. Nakuha ng Rewind ang Movie of the Year, habang ang direktor nitong si May Cruz Alviar ang Director of the Year. Wagi naman si Marian Rivera bilang Movie Actress of the Year. Si Janela Salvador ang nanalong Movie Supporting Actress of the Year. Inuwi naman ni Andrea Brillantes ang YouTuber at TikTok Star of the Year, habang nakuha ni Melay Cantiveros Francisco ang Viral Video of the Year. TV Actor and Actress of the Year naman sina KD Estrada at Alexa Ilacad, habang TV Actor at Actress of the Year sa primetime series ang Don Bell. Sa music category, OPM Song of the Year ang Emeni Moira de la Torre, habang si Belle Mariano ang Performer of the Year para sa Beloved. At Group Performer of the Year naman ang BGYO. Congrats sa lahat ng mga nanalo. Si Darren, part of Can't Buy Me Love. We just had SB19, BGYO, Don MJ Felipe. Bell. Yun yung pinakatumatak sa atin. Dito kasi sa newsroom, may pamerienda tuwing 3 p.m. May taya lagi na. Ah, nandito siya, diba? So, parang wala pa si MJ dun sa listahan namin. Para so, sa, kailangan na ba? Talaga. Di ba nagre-react na to? May nanalo defensive, rin. Defensive, nanalo may nanalo rin na May Cruz, di ba? Yung director. Yeah. May May Cruz din tayo. Hindi ka ba malilibre, May? Tapos na, hindi, ulit pa ulit. So, madaming pagkain ngayon sa newsroom babaha this week. Babaha ang mga celebrations dito sa newsroom. Yan na po ang mga nagbabagang balita. Laging tumutok sa TV Patrol Express para sa mga may init na balita at impormasyon na kailangan niyong malaman. Huwag din pong kalimutan mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment. Sundan din po ang TV Patrol sa Facebook at TikTok. Ako po si Denise Insay. At syempre mga kapamilya, bago po tayo magpaalam, congratulations sa TV Patrol na nalo rin. Sino man lilibre para sa TV Patrol?
walang pumapansin. Pag mga libre talaga, Boss Jabs, libre nyo, TV Patrol nanalo, Sir Dondi, nakasulat na raw. Ay, congratulations sa TV Patrol. Mga kapamilya, mga panood ng TV Patrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, IWTFC YouTube at All TV. Ako po si Jeff Canoy. Maraming salamat at magandang araw, Kapamilya.